Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi napapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 13th linggo sa karaniwang panahon. Pakinggan natin ang mabuti ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol. Ang umiibig sa ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sabihin nyo nga po, hindi karapat-dapat. Tingnan natin ulit, no? 13th linggo. Nung 11th linggo, narinig natin ang panawagan ni Jesus sa mga tao na sinasabing sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya sabi niya, magdasal kayo. Magdasal kayo at idalangin ninyo sa may-ari na magpadala ng mga manggagawa. Kung kaya't pinangalanan ni Jesus ang 12 alagad na tinatawag na nga nating mga apostol. Malinaw po? Malinaw. Kaya nung 12 linggo, nung nakalipas na linggo, ang sabi ni Jesus sa mga ito, sa kanyang mga napiling mga alagad, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang naitatago na walang nailalantad o di nailalantad. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan pero hindi nakapapatay ng kaluluwa. At sinabi rin niya, higit kayong mahalaga kaysa mga maya o mga ibon kahit ano, maging ang buhok ninyo ay bilang ng lahat." Ngayon, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang hindi o ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin, sinasabi sa mga alagad na number one priority kung susunod ka kay Kristo, kung magiging alagad ka ni Kristo, ang number one priority ang Diyos. Hindi niya sinasabing
huwag nyo nang asikasuhin, pabayaan nyo na yung mga magulang ninyo, mga anak ninyo, hayaan mo na sila, basta susunod ka kay Kristo, gagawin mo yung gusto ni Kristo, eh bahala na yung mga pamilya mo dyan. Hindi yon sinasabi. Ang sabi lang niya, tandaan nyo mabuti, pakinggan na mabuti, nang higit sa akin. Kasi maraming pagkakataon na ang nagiging hadlang para sumunod ka sa Diyos ay pamilya. Maraming gumagamit, dina-justify na ang kanilang ginagawa ay para sa pamilya. Kaya nga yung iba, malakas ang loob, magnakaw, mangurakot, gumawa ng masama, pumatay, magnakaw, kasi para sa kanila, pagmamahal ito sa pamilya. Kasi hindi ko sila pwedeng pabayaan, hindi ko sila pwedeng makita o hindi sila dapat magutom. Kaya kahit mali, kahit kasalanan, gagawin ko. So, mas mahal mo ang pamilya kesa sa Diyos. Nakukuha ba? Kasi kung, ang sabi ni Kristo kasi, nang higit sa akin. Kaya nga ang unang utos, sa sampung utos, ibigin mo ang Diyos. Diyos una, lagi. Diyos ang unang nagmahal, Diyos din ang una mong mamahalin. At kaya mo aasikasuhin ang iyong pamilya ay dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. At wala naman pong pamilyang pinabayaan ang Diyos, lalo na sa mga pamilya ng na mga naglilingkod sa Diyos. Ay iba, siguro, no? O pwedeng, baka ikaw, no? Baka kayo, tinawag kayo na maging madre. Hindi kayo nagmadre. Kasi sabi ninyo, eh, ako lang ang inaasahan ng pamilya, eh. Iba sa inyo, po pwedeng tinatawag magpare. No, JC. Pero hindi, eh. Hindi ako, ayoko magpare, eh. Kasi eh, kailangan ako ng pamilya. Kailangan, ako lang yung magtatrabaho, ako lang yung mag-provide. Yung iba po, no, sa kwento namin, sa mga kwento ng mga seminarista, ng mga pare, ito yung kadalasan. Sa mga magulang, gustong magpare ng inyong anak, hindi mo papayagan kasi nga ang inaasahan mo yung anak mo para magtaguyod sa iyo. At natatakot ka na mag-isa. Marami na sanang pare ngayon, pero kumonte kasi nga pinipigilan ng mga magulang. Ano? Ubihan na. Kaya iba sa inyo, no? Iba sa inyo, namomoblema kasi hindi kayo dapat sa buhay pag-aasawa. Baka, hindi kayo dyan eh. Pero hindi ninyo sinunod yung tawag sa inyo ng Diyos. Kaya yan, magkakanda gulo-gulo ang inyong buhay kasi wala kasi sa tamang direksyon. Pero nandyan na yan. Di naman pwedeng, ayoko na. Sige Lord, babalik na ako kasi eh, nag-desisyon ka na nung una eh. Kaya nga laging may desisyon. Sabi naman kasi ni Kristo sa mga alagad niya, maging sa atin, no? Hindi naman kayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ang bahala. Kahit sa pamilya ninyo, ang Diyos ang bahal. Napakaraming grasya ang ibibigay ang Diyos sa mga taong mas priority niya ang Diyos. Minsan po, no, pwedeng tingnan natin, bakit kayo nasa simbahan?
bakit kayo naglilingkod sa simbahan? Dahil ba number one priority ang Diyos? O sadyang magulong pamilya nyo, ayaw nyo talaga sa pamilya nyo? Naaway-away kayo. Kaya walang kaso yung pag sinabing nang higit sa akin, ay talaga namang hindi kayo nagpapansinan ng pamilya, di ba? Nagkakalimutan na nga kayo eh. Yun ba ang sasabihin natin? Uy, tama pala yung ginagawa ko. Dahil ba yun sa pag-ibig sa Diyos o dahil yun sa mga alitan sa pamilya? Kaya napakadali sa'yo para i-give up o kalimutan na ang pamilya. Mag-isipan na mabuti. No? Ano man ang tawag sa atin, ano man ang bukasyon na binibigay sa atin ng Diyos, yan ay para tayo maging alagad na Jesus. Kailangan lang talaga nating lakasan ang ating loob, lakasan ang ating tiwala, pagtitiwala, yung pananampalataya natin na talagang hindi ka pababayaan at hindi rin pababayaan yung mga responsibilities mo, yung mga concern mo sa pamilya. Amen?